telepono. Ang lahat po ay sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Padre. Araw po ng Sabado, sa ika-apat na linggo sa karaniwang panahon. At atin pong pinararangalan ang Mahal na Birhing Maria sa tuwing araw ng Sabado. Sa banal na misang ito, isama po natin ang ating mga daladalang kahilingan, maging ang mga kahilingan ng nanonood sa atin, lalong-lalo na yung mga may sakit. Upang tayo'y maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging berhing si Santa Maria ang Mahal. Kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhati ang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nung mga araw na iyon, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog, sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa Burol. Nag-alay siya roon ng daan-daang handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang sila'y naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya ang Panginoon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David, na naging tapat sa inyo.
matuwid at malinis ang puso, at ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa Kanya, nang marapatin ninyong paluklukin sa Kanyang trono ang isa niyang anak. Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pat walang karanasan, pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon. Kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Pinagkakalob ko sa iyo ang hinihiling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hinihingi. Kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sinumang hari sa tanang buhay mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Paano bang iingatan maging wagas iyong buhay, iyong buhay na binata sa kanyang kabataan? Ang tugon ay, sumunod siya sa banal mong kautusan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong pabayaan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay turo mo sa akin. Ang banal mong kautusay sa puso ko'y iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ang lahat ng iyong tuntunin ay turo mo sa akin. Pupurihin kita poon, ikay aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat mong mga utos na sa akin ibinigay, palagi kong uusalin, malakas kong isisigaw. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Nagagalak na susundin yung iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Magsitayo po ang lahat. At sumayin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, anupat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok
upang malayo sa karamihan. Malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sila sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ang gusto kong pagnilayan natin sa araw na ito ay ang dalawang katangian ng pastol at dalawang katangian din ng tupa. At ang lahat ng ito ay makukuha po natin sa ating unang pagbasa at ng ating ebanghelyo. Ang katangian ng pastol muna, unang-una ay ang ating Panginoon. Pagod na pagod ang ating Panginoon, kaya nga sila'y lumulan ng bangka para malayo sa karamihan at makapagpahinga ng kaunti. At sa kanilang paglulan ng bangka, alam ng mga tao kung saan sila pupunta. Kaya nga ang sabi sa ating ebanghelyo, nauna pa silang pumunta sa paruroonan ni Jesus. Kaya tingnan niyo po ang katangian ng isang pastol. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Pwede namang humingi sana si Jesus ng break. Pwedeng magsabi siyang, pwedeng magpahinga muna ako. Katatapos ko lang magpagaling ng iba't ibang uri ng sakit. Katatapos ko lang magpalayas ng mga masasamang espiritu at mga demonyo. Kahit kaunti lang, papagpahingahin niyo ako. Subalit bilang isang pastol, tingnan niyo po kung papaano niya kinalinga ang sambayanan. Hindi niya iniwanan ang sambayanan, hindi siya humingi ng kahit kaunting break, kaunting pahinga, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagiging pastol. Ikalawang katangian, mababasa po natin sa ating unang pagbasa. Kung pinakinggan niyo pong maigi ang ating unang pagbasa, napakaganda po nito. Pagkatapos na magluksa ni Haring Solomon sa kanyang amang si Haring David, dahil namatay na ang kanyang tatay at isinalin ng mapayapa ang kapangyarihan sa kanya bilang kahalili ng pagiging hari ng Israel. Ang unang ginawa ni Haring Solomon, nag-alay ng mga susunugin sa Diyos at nagpuri siya dahil sa pagpili sa kanya bilang kahalili ng kanyang ama na si Haring David. At sa panaginip na iyon, dahil doon sa kanyang pag-aalay, doon na rin natulog sa lugar na pinag-alayan si Haring Solomon, sa panaginip noong siya makatulog, nagpakita sa kanya ang Panginoon, bibigyan siya ng reward. Ano ang gusto mong regalo? Ang hiningi ni Haring Solomon, sabi nga ng ating Panginoon, yayamang hindi ka humingi ng para sa inyong sarili. Hindi mo hiningi ang humaba ang iyong buhay, kayamanan, umamatay ang iyong mga kaaway. Ang iyong hiningi ay karunungan, pang-unawa, at ang karunungan ang sinabi ni Haring Solomon,
para ma-distinguish niya kung ano ang mabuti at ang masama. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, kinalugdan niya ang hiling ni Haring David. At ito ang katangian ng isang pastol, ang maunawaan ang kanyang mga pinapastol na tupa at ang karunungang humatol kung ano ang mabuti at ang masama. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, ikaw ay pagkakalooban ng karunungan na sa iyo lang ipagkakaloob kahit yung mga naunang mga hari, sa iyo lang ipagkakaloob ang karunungan na iyong hinihingi. Kaya kung papaanong ang kanyang ama ay pakikipagdigma ang ginawa kung bakit nagkaroon ng kaisahan ang Israel at ang Huda, kay Solomon naman ay siya po ang naging instrumento para lalong umunlad ang kanilang kaharian dahil sa kanyang karunungan. More on pangangalakal ang ginawa ni Haring Solomon dahil sa karunungang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Ikalawang katangian ng pastol. Puntahan po natin ang katangian ng tupa. Ano, magtataka po tayo bakit inihalintulad po tayo sa tupa. Hindi po tayo inihalintulad ng ating Panginoon sa baka, baboy, o kung anumang hayop, kung hindi sa tupa. Unang katangian ay ang pakikinig ng tupa. Alam niyo po ang karakteristik ng tupa, siya po ay short-sighted. Kaya madaling mawala ang tupa. Ano? Madaling mawala. Kaya ang pinakikinggan lamang ng tupa dahil napakatalas po ng pangkinig, ng pandinig, ay ang boses ng kanyang pastol. Kaya kahit napakalayo ng tupa, pag naririnig niya ang boses ng kanyang pastol, ito'y tatakbo. Bagamat short-sighted lamang ang tupa, subalit kung saan nang gagaling ang boses na iyon, kilala niya ang boses ng kanyang tupa. At ito'y lumalapit. Marahil tatanungin natin, papaano natin mapakikinggan ang ating Panginoon bilang mga tupa ng ating Panginoon? Kagaya po ni Solomon, bilang isang pastol at bilang isang tupa, ang itinuturo sa atin ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, kaya nga sabi niya ay, lumayo muna tayo sa karamihan, pumunta tayo sa tahimik na lugar at manalangin. Doon lamang natin mapakikinggan ang tinig ng ating pastol. Sa pamamagitan ng pananalangin, nagsasalita ang Diyos. Ikalawang katangian ng tupa. Ang tupa po ay walang defense mechanism. Ano, hindi po ito kagaya ng ahas na kung saan ang ahas ay mayroong, ang mga mata ay mga square-square na pag nakita nilang gumagalaw, doon ang kanilang punterya, kaya doon tumutuklaw. Defense mechanism yun ng ahas. O kaya naman ang aso, mayroon din pong defense mechanism. Subalit ang tupa ay wala. Saan ang kanyang depensa? Nasa kanyang pastol. Ipinapakita sa atin dito ang pagiging independent ng tupa sa kanyang pastol. Ano? At ito ang ninanais ng ating Panginoon, maging dependent tayo sa Kanya. Sumandal tayo sa Panginoon dahil Siya ang natatanging depensa nating mga tao na hindi tayo pababayaan. Sa apat na katangian na ito, dalawang katangian ng pastol, dalawang katangian ng tupa, ito ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon. Nawa, ang ninanais ng ating Panginoon ay tunay na atin pong maisabuhay, ma-inculcate sa ating puso at isipan upang po ito'y magkaroon ng bunga. Amen. Para sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, naririto
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa kanyang pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ginugunita namin at pinararangalan ang mahal na Birhing Maria, bukod mong pinagpala sa babaing lahat, na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugmo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang Birhing Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Pagkain, inumin, pinasasaluhan natin hanggang sa siya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarap at natumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyon ang kaharian at ang kapangyarihan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain yung lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhing Maria at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang paalala. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat na inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid na ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din na inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo na ating mga tagapaglingkod. Narito po sa atin ngayon ang mga tagaparokya at dambana ni San Vicente Ferrer sa Banay-Banay ng Lipa
upang magbenta ng raffle tickets para sa kanilang pagpapatayo ng multipurpose building. Sila po ay nasa bandang likuran at gilid ng simbahan. Atin po silang suportahan. Ikalima, sa darating na 14 ng Pebrero ay simula ng panahon ng Kwaresma. Mangyari pong pakidala ang inyong mga lumang palaspas dito sa simbahan na ating susunugin upang gamitin sa Miyerkules ng Abo. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bindisyon sa iyong sambayanan na nasa iyong harapan ngayon, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulod sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.